Sa buhay natin, maraming pagkakataon na tayo'y hinihiling na magsakripisyo ng walang pag-iimbot para sa ikabubuti ng iba o ng ating mga minamahal. Nang malapit na ang panahong iaakyat si Jesus sa langit, ipinasya niyang pumunta sa Jerusalem. Sinugo niya ang ilan upang mauna sa kanya. Si Jesus ay talagang determinado sa kanyang misyon na maglakbay patungo sa Jerusalem. Mayroong dalawang bagay na dapat malaman sa talatang ito. Una, ang Jerusalem ang destinasyon kung saan siya sa huli ay mamamatay para sa mga kasalanan ng mundo. Kaya naman, ayaw ng mga lagad na pumunta si Jesus sa Jerusalem dahil alam nila na ito ay mapanganib. Ngunit nakita ni Jesus na kahit magdurusa siya, ay makakaya niyang tiisin para lang sa hinaharap ng kalwalhatian ng sakripisyo na kanyang iandog. Pangalawa, ang katotohanan na si Jesus ay determinado sa kanyang desisyon na pumunta sa Jerusalem at ialay ang kanyang buhay ay nagpapakita ng kanyang katapangan at perpektong pag-ibig. Hindi siya natakot kung ano ang mangyayari sa kanya dahil nasa isip niya ang mas malaking larawan. Nakita niya ang mabuting bunga ng kaligtasan ng maraming kaluluwa at natabunan nito ang anumang tukso na hadlangan mula sa kanyang banal na misyon. Marami tayong matutunan sa determinasyon ni Jesus na ialay ang kanyang buhay sa Jerusalem para sa kaligtasan ng mundo. Tiyak na dapat nating makita ang bunga ng sakripisyong ito at maging walang hanggang pasasalamat para dito. Ngunit, dapat din nating tignan ito bilang isang paanyaya na tularan ang mga pagkilos o desisyon ni Jesus. Sa buhay natin ay maraming pagkakataon na tayo'y hinihiling na magsakripisyo ng walang pag-iimbot para sa ikabubuti ng iba o ng ating mga minamahal. Ang mga pagkakataong ito ay may iba't ibang anyo, ngunit sa huli, ang mga ito ay mga pagkakataon para magmahal at mag-alay ng sarili. Bagamat tutuksuin tayo ng natumakas para sa ibang direksyon, ngunit kung itutuon natin ang ating sarili sa mabuting ibubunga ng pagsakripisyong ito na walang pag-iimbot, ay mahihikayat tayo na maging determinado na magpursige alang-alang sa pagmamahal. Pagnilayan ngayon kung ano man ang iyong Jerusalem. Ano nga ba ang iyong Jerusalem? Ano ito na iniimbitahan kang ialay ang iyong buhay para sa pag-ibig? Kapag natuklasan mo kung ano ito, tignan din ang iyong kahandaang yakapin ang sakripisyong ito para sa ikabubuti ng iba at sikaping tularan ang matatag na determinasyon ng ating Panginoon. Panginoong Jesus, inialay ko ang aking buhay sa iyo at tinatanggap ang iyong paanyaya na ialay ang aking buhay para sa ikabubuti ng iba. Bigyan mo ako ng lakas ng loob at sapat na determinasyon upang makita ang halaga ng walang pag-iimbot na pamumuhay at punuin ako ng hindi matitinag na determinasyon. Nawa magawa ko ito alang-alang sa pagmamahal, lalong-lalo na sa iyo. Ito amang aking kahilingan sa iyo sa pamamagitan ng iyong anak na si Jesus, kasamang banal na Espiritu Santo, magpasawalang hanggan. Amen. Sa ngalan ng Ama at ng Anak at ng Espiritu Santo. Amen. Thank you.